Dito ang silid mo. Binuksan ni Vanessa ang pinto na nasa dulo ng pasilyo, saka binuhay nito ang ilaw. Pumasok ako sa loob. Malinis naman doon at maaliwalas. Sandali lang at kukuha lang ako ng mga sapin ng kama at mga unan. Tumalikod ito saka lumabas ng silid. Inilibot ko ang tingin ko sa silid. Katamtaman ng laki niyon. May double bed at kutsyon na walang sapin, bedside table at lampshade. May built-in cabinet at vanity set. Kulay light pink ang interior ng silid. Sumilip ako sa bintanang salamin. Tahimik naman ang labas at hindi halatang may napapabalitang aswang na gumagala. Ibang-iba ang katahimikan sa probinsya. Ito na ang sapin. Inilatag ni Vanessa ang sapin sa kama. May garter iyon sa apat na corner para lumapat sa kutson. Inilagay din itong dalawang unan sa ibabaw ng kama. Matapos iyon ay iginala nito ang paningin sa silid. Kay Abby sana itong kwartong ito. Pinaayos ni na mama ang kulay nung nabili namin last year. Paborito niya ang pink. Lumungkot ang anyo ni Vanessa nang inaalala ang kapatid. Nabili namin ng mura ang lote at naipatayo ito sa tulong ng retirement plan ni Papa at perang naipon ko sa trabaho. Napahinga ito ng malalim. Siya, matulog na tayo. Pagod na rin ako. Lumabas na ito ng silid. Hindi ako gaanong nakatulog dahil namahay ako. Naging abala rin ako sa pagpaplano kung paano ko hahanapin ang aswang na gumagala sa lugar ni na Vanessa. Nagising ako ng bandang alas 5 ng umaga. Makapaglalagay pa ako ng mga hidden camera nang walang makakapansin sa akin. Inilabas ko ang backpack mula sa travel bag ko, saka ko inilagay doon ang mga nadala kong hidden camera. Nagbihis ako ng pang-jogging saka maingat na lumabas ng bahay. Lakad-takbo ang ginawa ko para mahanap ang magagandang spot na pwedeng paglagyan ng CCTV. Minarkahan ko rin ang numero ang mga pinaglagyan ko para hindi ako malito sa pag-monitor ko. Inilagay ko sila sa mataas na bahagi ng puno o pader na hindi maabot ng mga bata. Iyong tago at hindi masyadong mapapansin. Malayo-layo rin ang narating ko. Maliwanag na nang mailagay ko yung unang batch ng hidden camera sa palibot ng barangay ni na Vanessa. Maliwanag na at may ilan ng taong naglalakad-lakad. Naglalakad na ako pabalik sa bahay nila nang mapansin ko ang babaeng teenager na nakaupo sa tabi ng panaderya. Mukhang nasa 15 anyos na ito, sumisinghot-singhot ito. Hindi ko na sana papansinin pero na-curious ako. Ineng, bakit ka umiiyak? Tanong ko rito. Tumingala ito sa akin na basa ang mukha dahil sa pinaghalong luha at sipon. Pinunasan nito ang mukha gamit ang laylayan ng bestida nito. Wala pa rin ang ate ko. Hindi pa siya umuwi. Pumalahaw ulit ito ng iyak. Ate mo? Nagtataka ang tanong ko. Nagpaalam lang siya kagabi na bibili ng tinapay dito. Hindi na siya umuwi. Nakatulog ako sa paghihintay. Pagising ko wala pa rin siya. Lalong lumakas ang pag-iyak nito. Napakunot ang noo ko. May iba pa palang nawawalang kadalagahan dito. Nasaan na ang mga magulang mo? May iba pa bang nakakaalam na nangyari sa ate mo? Umiling ito. Lingguhan kong umuwi si tatay kaya mamaya pa siya darating. Si nanay naman ay nasa kamag-anak namin at nakikipaglibing. Bukas pa ang uwi niya. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Walang ibang taong pwedeng pagbilinan dito, kaya naisipan kong isama at ihatid sa barangay nila. Sana lang ay bukas na. Sinipat ko ang oras, pasado alas 7 na ng umaga. Alam mo ba kung saan ang barangay hall niyo rito? Tanong ko ulit. Tumango ito, suminghot-singhot ulit.
Alam ko po. Sige, ituro mo kung saan ng daan. Iahatid kita roon. Hihingi tayo ng tulong sa kanila. Hinatid ko ito sa barangay hall. Nagkataong may tao sa tapat ng pinto niyon at binubuksan ang kandado. Magandang araw ho. Bati ko sa may edad na lalaking nakasandong puti at shorts. Puti na ang buhok nito pero mukhang malakas pa naman dahil maganda ang pangangatawan. Magandang araw din naman. Tugon nito. Tumingin ito sa kasama kong teenager. Angeline, ang aga mo naman pala sa labasan. Muling umiyak ng pagkalakas-lakas ang teenager. Nagtatanong ang mga mata ng lalaki na tumingin sa akin. Nakita ko siyang umiiyak sa tabi ng panaderya kaya ako siya dinala rito. Nawawala raw ho ang ate niya mula kagabi pa. Ako na ang nagpaliwanag sa kausap ko. Ano? Totoo ba, Angeline? Sunod-sunod na tango ang ginawa nito. Opo, kapitan. Bumili lang siya sa panaderya ng tinapay, tapos hindi na umuwi. Patuloy na humagulgol ito. Kapitan pala ng barangay ang kausap ko. Sinasabi ng huwag lalabas ng bahay pagsapit ng gabi. Bumakas ang pag-aalala sa mukha nito. Kap? Pukaw ko rito. Matagal na ho ba ang ganitong pagkakawala ng mga tao rito? Kailan lang. Unang nawala si Mona. Sunod ay yung tagabayan. Sabay pa nitong ate ni Angeline. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Napiling-iling ito. Ay, matanong ko nga pala. Bago ka lang ba rito? Ngayon lang kita nakita sa lugar namin. Pasensya na ho at hindi ako nakapagkilala. Ako si Exie. Kasamahan ho ako sa pulisya ni Vanessa. Sinamaan ko lang ho siya rito para dalawin ang mga magulang niya. Yung anak ni na Meling at Pancho. Salamat sa pag-atid dito kay Angeline. Wala ho yun. Iiwan ko na ho siya sa inyo. Pakisabi kay Pancho na may meeting ang barangay dahil may bago na namang nawawala. Pahabol ni Kapitan. Sige ho, makakarating. Tumalikod na ako saka lumakad palayo. Nangangati ang mga palad ko sa pagnanais na mahanap ang may pakana ng pagkawala ng mga babae. Gusto kong paglaruan kung sino man iyon. Lakad takbo ang ginawa ko pabalik sa bahay ni na Vanessa. Madali naman ako makatanda ng direksyon kaya hindi ako naligaw pa uwi. Kailangan na magplano para sa mga gagawin ko mamayang gabi. Exie, saan ka nang galing? Bungad ni Vanessa sa akin. Nagjogging ako. Tapos may nakita akong teenager na umiiyak. Hinatid ko sa barangay. Nawawala raw kasi ang ate niya. Teenager? Nagtatakang tanong ni Vanessa. Oo, Angeline ang pangalan niya. Hindi na raw nakauwi ang ate niya mula kagabi pa. Si Angeline? Nawawala ang ate Monica niya? Nasa po ni Vanessa ang dibdib. Papa! Kuya! Malakas na tawag ni Vanessa habang papasok kami ng bahay. Nawawala raw si Monica! Ano? Napatayo sa kinauupuan ng papa ni Vanessa. Kahawig niya ito. Hati ang nakuha niya sa mama at papa niya. Bilugan ng mga mata at may katangusan ng ilong. Maganda pa rin ang pangangatawan nito kahit may edad na. Naroon din sa sala ang isa pang lalaki na mukhang mas matanda kay Vanessa. Mukhang iyon ang kuya niya. Mamaya ko na lang tatanungin ang tungkol sa kanya. Pinapasabi ho ni Kapitan na magtungo kayo roon sa pagpupulong. Sambit ko. Ay salamat, iho. Nagmamadaling lumabas ng bahay ang papa ni Vanessa. Kasunod ang kuya niya. Kumain na muna kayo ng agahan. Ako'y tutungo na muna sa simbahan para makahingi ng holy water. Marami ika mong iyong kailangan, Exie. Tanong ng mama ni Vanessa. Oo, sana.
Salamat ho. Tipid na sagot ko. Sige, ako'y mauuna muna sa inyo. Ikaw na ang bahala sa kaibigan mo, anak. Lumabas na ito ng bahay. Vanessa, pwede mo ba akong maikuha ng pictures ng mga nawawala? Yung kina Mona at Monica, meron ako. Susubukan ko makakuha ng impormasyon sa anak ng taga-Kiskisan sa bayan. Sige, salamat. Pakisend sa email ko. Siya nga pala, napansin kong walang CCTV sa palibot ng barangay ninyo. Umiling si Vanessa. Sa main road meron, pero sa mga eskinita at may kitid na daan, wala. Magiging mahirap pala ang paghahanap natin. Ang ma-access ko lang ay sa major road. Pero pwede na, kaysa wala. Sana may mapala tayo sa pagtulong natin dito. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nahanap si Ina. Napayuko ito at lumaylay ang balika. Noon, wala akong pakialam sa damdamin ng iba. Hindi ako marunong magpahalaga sa nasa paligid ko. Laruan lang ang tingin ko sa mga tao. Pero natutunan kong magpahalaga ng dahil kay Freya. Siya ang nagturo sa akin kung paano magkaroon ng katuwang sa buhay at kakampi sa lahat ng oras. Hindi pa rin ako madaling magtiwala sa mga tao, pero marunong na akong pumili ng kasama kahit papano. Hindi ko alam kung pagmamahal ang nararamdaman ko kay Vanessa, pero gusto ko siyang tulungan at ayaw ko siyang nakikitang nasasaktan. Oo, gusto ko siya sa ngayon. Hanggang doon na lang muna. Vanessa, magpapahinga na muna ako sa silid ko pagkatapos kumain. Sige, ako rin. Gusto kong magpahinga muna. Kulang pa ang itinulog ko magdamag. Pagkatapos kumain ay bumalik na ako sa silid. Plano kong manood muna ng palabas sa Torture for Fun at baka sakaling may makita akong clue roon. Inilabas ko ang laptop at headset saka nag-browse sa website na iyon. Napansin kong walang schedule ang nasabing site. Isasara ko na sana ang laptop ko para magpahinga na lang nang mapansin ko ang ads sa gilid ng screen. Nagfa-flash iyon ng red at nakasulat ang mga salitang Pay for Pain. Sa pangalan pa lang ay alam ko na kung ano ang tema ng website na iyon. Pinindot ko ang ad, lumabas ang screen na sign up for membership at may amount na 20,000 for 1-year subscription. Ang members nila ay halos nasa 3,000 rin. Ang mahal naman ng subscription na to. Napabuga na lang ako ng hangin. Mga tao talaga, walang kasiyahan. Nag-sign up ako at nagbayad gamit ang clone debit card na nakuha ko rin sa deep web. Ano naman kaya ang mayroon sa website nito? Pagkabayad ko ay tumambad ang homepage nila. Purong pula iyon na may disenyo ng dugo at kalansay. May schedule sila ng pagpapalabas sa loob ng 15 minutes. Inabangan ko kung ano ang ipapakita nilang torture. Ilang saglit pa ay lumabas ang live stream. Nasa monitor ang apat na lalaking may saklob ang mga mukha ng papel, katulad sa pandesal. Nakaupo ang mga ito sa itim na sofa. Itinuro ng isa ang bandang kaliwa niya at sumunod doon ng kamera. May babaeng nakabestida ang nakaupo sa couch. Hindi ko masyado nakikita ang mukha ng babae dahil sa itim na tela na nakabalot sa kanyang ulo. Kinopya ba nila ito sa Torture for Fun website? Napalakas ang tanong ko habang nakatitig sa laptop screen. Pay for every torture request. Sambit ng isang lalaki gamit ang voice modulator kaya't ang tinig nito ay parang isang robot. Itinuro ng isa ang mistisa sa harapan nila. May mga nakapatong doon na iba't ibang bagay. May martilyo, lais, lubid, posas, gunting, latigo at iba pang bagay na gamit sa pang-torture. Bumalik ang tutok ng kamera sa babae. Mukhang nagkakamalay na ito. Umungol ito habang pumipiling-piling ang ulo.
Ipinakita sa screen ang chat ng mga nagbibid. Nagsimula ang bidding sa 5,000 at pinili nito ang latigo. May mga sumunod pa rito na nagbid ng mas mataas na halaga at martilyo ang piniling pang torture. Ang request nito ay pukpukin ang mga daliri ng babae sa kamay at mga paa. Sumagot ang nagsalita kanina. Masyadong mababa ang alok mo para sa torture na gusto mo. Taasan mo. May nag-chat ulit at nag-alok ng 10,000 para hubaran ng babae. Ayan, ganyan ang presyuhan na gusto namin. Tumayo ang nagsalita sa kalumapit sa babae. Hinawakan niya ang bestidang suot nito, saka iyon hiniklas. Napatili ang babae at saka niyakap ang sarili para takpan ang katawan. Huwag, maawa kayo sa akin! Pagmamakaawa nito. Humagulgol ito habang tinatakpan ng dibdib. Hiniklas nito ang suot na saklob sa ulo, kaya nakita ko ang mukha nito. Na-screenshot ko agad ang screen bago pa ialis ang camera sa mukha nito. Nakarinig ako ng malakas na sampal at paghagulgol ng babae. Matigas ang ulo mo eh, ha? May mga kalabog akong narinig. Paniguradong binubugbog ang babae. Patuloy ang kalabog sa site nang tumunog ang phone ko. Nag-send ng email si Vanessa. May files iyon ng picture ng tatlong babaeng nawawala sa lugar nila. Medyo nahirapan ako sa paghahanap ng pictures ng nawawalang anak ng taga-Kiskisan pero nakakuha rin ako. Sambit ni Vanessa sa email nito. Juana ang pangalan ng babaeng anak ng taga-Kiskisan ng Bigas, 20 anyos. Maputi ito at mukhang matangkad, mukhang sosyalin at hindi sanay sa gawaing bahay. Sunod kong tinignan ang files ni Mona, 18. Morena ito at mukhang hindi makabasa at pinggan. Panghuli kong tinignan ang files ni Monica, ang ate ni Angeline. Nasa 20 na rin ito. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang larawan nito. Siya ang nasa Pay for Pain site. Inulit-ulit ko pang tignan ang nasa email ko at ang screenshot na mukha nito. Siya nga! Inirecord ko ang video. Umaasang huwag munang maputol ang livestream nila. Magbabaka sakali ako makakuha ng clue sa paligid nila. Sinubukan kong i-hack ang account nila pero bigo ako. Hindi naman ganoon kakomplikado ang password ng account nila pero wala ang decoding software ko rito at naka-install iyon sa PC ko sa bahay. Hindi ko rin matrace ang location nila. Mukha silang amateur at hindi katulad ng nasa torture for fun na walang traces na naiiwan sa web. Kahit anong husay ng hacking ability ko, hindi ko sila ma-penetrate. Kailangan ko pang mag-design ng bagong hacking software na kayang lusutan kahit ang pinakamatibay na security. Kung nasa bahay lang ako at kumpletong tools ko, yari kay sa akin. Nagmasid pa ako sa video. Tinalasan ko ang pandinig at baka may ingay akong marinig sa paligid na pwedeng maging clue ng location nila. Nakarinig ako ng tunog ng boses na tila nagsasalita sa megaphone. Bili na kayo! Mura ang mais ko! Pag kinain nyo, gaganda kayo! Iyon ang narinig ko na nasa tono na parang pagkanta. Biglang nawala sa ere ang livestream ng Pay for Pain site. Dahil siguro sa parang kumakanta na naglalako ng mais. Kailangan kong malaman kung saan ang lugar na iyon. Silang dumukot kay Monica. Sila rin ba ang sala rin sa pagkawala ng dalawa pang biktima? O magkaibang grupo sila? Nasaan na yung dalawa pang nawawala? Nag-flash sa homepage nila ang bagong schedule. Bukas ng tanghali. Iiwan ba nilang buhay si Monica para sa show bukas? Kailangan kong magmadali para makuha siya sa mga iyon bago pa ang Pay for Pain bukas.